In the heart of Vietnam, rising above the clouds, stands a legend, a peak known to the world as Fancy Pan. At 3,143 meters, Fancy Pan isn't just the tallest mountain in Vietnam. It's the roof of Indochina, a place where earth meets sky and dreams touch reality. The journey to Fancy Pan is as breathtaking as the peak itself. An ascent through mist-covered mountains and valleys that seem to stretch on forever. And as you near the top, the air grows thin, the silence deepens. Here, you feel the weight of the mountain and the thrill of the climb. Fancy Pan is more than just a mountain. It's a sacred place, adorned with temples and statues that honor centuries of culture and spirituality. Up here, above the clouds, time seems to stand still, and you feel a connection, not just to the mountain, but to something far greater. Reaching the summit of Fancy Pan is not just a physical journey, but a journey of the spirit. It's a triumph over challenges, a reminder of nature's power, and a place where your own story finds new meaning. Here, on the roof of Indochina, you realize that some heights are worth every step, every breath. This is Fancy Pan, where the journey becomes a part of you forever. This is our hotel, Hung Vong Hotel. And there's a room. Time check 8:30 and we're going to Fancy Pan. So lalakad lang tayo. We have like 1 kilometer lang lalakarin. And mga 15-minute walk. So let's do this. Nakapang winter jacket na tayo. And handang-handa. Welcome to Baguio City! Ay! Yan na dati! Lahat mo lewan natin. Ayan na tayo. Saan tayo pupunta? Bagyong Baguio feels! Ang lamig! Ang weather niya, temperature, parang Baguio. Ah! Nakapila na! 4845. Palagay mo. No? Lika, makitakbo tayo! Tira! Meron na tayong ticket, di ba? So, pipila tayo sa funicular. And the outfit is very European. Huwag ka mag-butter. Sa una. So, tamang-tama ang aking outfit. I'm wearing winter jacket. But there's a tourist ang umisa. And we ordered via club. We booked our tour via club. So, ito na, may nauna ng tour sa atin. So, 8:45 pa siya mag-open. So, may papapasok na eh, no? Sabay na natin itong mga big groups. So, ito tayo sa ating dalawang QR code. Makakalimutin sila.
this is another travel episode for Chino 5. Tara! Kapit tayo! Ko extreme. Pang winter jacket pero with a twist. Nilit! Ang taas! Hiking! Puro tayo hiking! This is Fans Pan Legend! So, let's see. Mahangin naman siya. Pero dito sa baba, medyo mainit. Pero clear na clear, oh. Yeah. Sana maganda yung nasa taas, hindi masyadong foggy, pero sana malimig. For sure, wala. So, dadaan ka muna sa village na to. Paano ito to eh? Another line is waiting for us. Available din. Dito. Tambay muna tayo dun sa kainan. Let's have drinks first. Yay! Lamig na! Woo! Yay! Lamig na! So after ng cable car, dito kayo babagsak sa restaurant. Maraming paninda! Drinks, drinks. Drinks, let's have drinks first. Yeah, sarap na. Kain muna tayo. Coffee, hot pot, bunny. So ang mga sinakyan natin yung una, funicular. Pumila rin tayo ng madami. Tapos the cable car. And now, sasakyan tayo uli going to the summit. Sa pangatlo. So, yun yung package ni Klook. So, ito yung pinakawataas na peak sa Indochina. Taas pa! Effect ba yung... Oh, sorry. May effect ba yung height sa breathing? Napahing ka muna. Mga high blood, maintained yung... Parang naapektuhan yung paghinga ko. Tapos maghahagdan pa. Parang medyo tight sa paghinga. May napanood akong vlog. Mag-check ng high blood pressure, especially sa mga senior citizen. Kailangan natin naman ng tubig. Ayun na. Pero gaan lamig.
Maginaw siya. Mainit, pero mahangin. Masarap, nakaka-relax. So, medyo okay na tayo ngayon. So, ito na siguro ang pinakamataas na naabot ko. Kanina talaga, paglabas ng restaurant, yung pagramdam ko ng taas ng altitude, para akong nahilo, tapos para akong guwang. So, ngayon, I'm okay na. So, part ng package natin sa Cloak is pagsakay nitong fancy pan. Parang funicular ulit going to the summit. Ito ang reality sa kapila sa highest peak. Okay, quarter ride from Fancy Pan Station to Fancy Pan Summit. Ganda shot natin din ng cinematic kanina. Ang lamig ng inuupo natin dati. Yeah, parang yun. Parang basa. Buti mayos na pakiramdam ko. Nag-adjust ka ng temperature siguro. So, pagkababa pa pala, nag-change naman ang temperature. Parang nagdagdaga ng 0.5%. 5%. Ay, 50%. Parang zero. Colder. Kasi kanina, ayun ang kamay ko. Ngayon, parang gusto ko na rin mag-gloves. Yun, oh. Natawaan na mo yung mga naka-gloves, ha? Natawaan na mo yung mga naka-gloves kanina. Bata-bata. Oh, grabe yung heartbeat ko. Swerte natin ngayon guys because ang ganda ng weather, walang fog, and puti umayos na yung pakiramdam ko kasi akala ko kanina hanggang doon lang tayo sa restaurant, hindi ko pa katin itong pinakasamit. Look at this, at least ang ganda-ganda ng mountain ranges. Buti tumuloy tayo. Hindi tayo nakahitik kasi kanina sa baba ang init. Kailan mo siguro pag ano? Yung foggy, no? Hindi kaya ng half day to. Buti hindi tayo bumili ng ticket ng Katkat o kaya ng bridge, kundi mamadaliin natin. Na-imagine mo yung may flight mo ng may nahabol ng 2 o'clock. Pa-uwi. Wala na, hindi na naka-ano yun. Hindi, no, oras na. All day talaga to, guys.
kahit sabi mo nang walang pila, no? So, swerte lang tayo kasi maganda yung weather. Wala siyang... Tapos, pag medyo katulad ko, ramdam, paglabas ko dun sa restaurant, dun sa from outdoor, paglabas ko ng indoor, dun ako nagsimulang ano, parang ang pakiramdam ko na daddy lumulutang. Kinakabahan ako kasi parang nagba-blood pressure na nga ako kanina. Tapos ngayon naman pagbaba, pagbigla namang nagbago uli yung pagbaba ng altitude, dapat re-stabilize mo muna. Huwag mong ito doon pababa ng pababa. So thankful pa rin ako rito sa nabili kong North Face. Actually, it serves its purpose naman. Nakatulong naman siya. Ako naman, akala ko uuwi ako. Nakapang winter jacket ako. Kaya sa loob ng kano ko. Kasi, nakabili sa loob. Yung pala, kulang pa. Yun lang, problema. Wala kami glove, so talagang... Pero bababa na nga tayo dito. Katulad dito, medyo hindi na malamig. And gutom na ako dati. So initially, ang plan namin dito dapat meron pa kaming ibang pupuntahan. Yun siya, no? Si Alpine. Pero yun nga, since dahil sa pan... And siguro dahil alam ng mga tao maganda yung weather, no? So, ang daming tao. Then, nagpunta kami rito ng 8:30. 8:30 din, ayun, haba ng pila. Siguro, more than 1 hour kami bago nakaakit. Tsaka, huwag kayong pupunta dito kahit maaga kayo nang may flight kayo sa hapon. Oo, oh, alanganin. Baba kami. Hirap na naman ako here. Yung dapat na 90-95 mga oxygen, parang 5 steps pa lang eh, nasa 80 ka na. Oh my god. Time check 1:30 PM, pero parang wala masyadong tao. Siguro nagbabaan na yung mga naka-tour. So hindi ako sure kung i-advise ko kayo na pumunta after lunch o early morning, or hindi lang nila pinupuntahan itong area na pinuntahan natin ngayon. So, 1:30, hindi pa tayo nagla-lunch. And, ang layo pa ng ibababa natin dun sa may cable car station. And, let me catch my breath first. Binaba namin yan ng malamig at mababa ang oxygen level. Imagine mo yung hingal. Super late lunch. Bumili tayo ng beef pa and medyo western naman. Grilled sausage salad and french fries. This is 95,000. Hindi na bumuli na sorting. Okay. 2:30 na guys. That's it. Another travel episode for Chain 5. Tara! Kapit tayo!